Hello mga bay, magandang araw sa inyo. Ngayon mga bay, gagawa tayo ng spaghetti. Hindi ko alam mga bay kung paano gumawa ito kasi first time ko to. Kasi wala dito yung asawa ko mga bay, nasa school siya. So gusto ko siyang surprise para makatikim siya sa spaghetti ko mga bay nagawa. Kasi sa di nakakalam, paborito to ng asawa ko mga bay, yung spaghetti. Kaya hinandaan ko siya, even though hindi ko alam mga bay. Tsaka yung bunso ko mga bay, nanggugulo sa kuya niya habang binibidyohan ko. Pasilip-silip sa camera. Yan, hindi masaway. Ganyan talaga yung mga bata, mga bay. Tsaka hindi ko alam yung mga sahog dito, mga bay. Kasi nung piniprepared ko yung sibuyas, akala ko may bawang. Inilagyan ko yan sa pagluto ng sus, mga bay, ng bawang. Yung mince lang. So, sabi ng asawa ko, wala daw dapat. So, hindi ko alam, mga bay. Ako, inilagyan ko lang. Kasi first time nga, mga bay. Ngayon, mga bay, piniprepared ko na yung mga sahog. Yung hotdog at saka sibuyas. Yan mga bay, kasi hindi ko alam mga bay yung ano, so hiniwa ko ng maliliit yung hotdog para marami siyang tingnan. Sa ngayon mga bay, nakita ko yung tubig, lalagyan pala yan ng asin at saka mantika bago ipapakulo mga bay. Tapos aantayin natin mga bay na kumulo na yun. So ngayon habang nakasalang yun mga bay at inaantayin natin kumulo, binubuksan ko na rin yung corned beef mga bay para maging ready na lahat. Yan, para maka-prepare na. Tsaka masarap din daw yung spaghetti mga bay pag may corned beef. Ngayon mga bay, makikita nyo yung pinakulo natin. Ngayon ay kumulo na mga bay. Yan. So ready na mga bay na ilagay natin yung pasta. So ngayon mga bay, ang ginawa ko sa pasta is hinati-hati ko muna mga bay. Hindi ko diniretso lagay. Yan. Tapos ngayon mga bay, lagay na lahat ng pasta mga bay sa kaldero. So antayin na lang natin yung lumambot mga bay at nang matulak natin sa ilalim ng tubig para tuluyan na siyang mapakuluan at lumambot na yung pasta natin mga bay. Yan ngayon mga bay, medyo lumambot na yung kalahati ng pasta kaya tinulak ko na yung lahat para makuluan na yung lahat ng pasta mga bay. Yan. Tapos ngayon mga bay, kumukulo na yung tubig, so tatakpan muna natin yan mga bay. Yan ngayon mga bay, tiningnan ko na ulit, so parang okay na yung pasta natin mga bay, medyo malambot na. Yan mga bay, kailangan daw halo-haloin para hindi siya dumikit mga bay sa kaldero. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko mga bay kasi first time ko nga magluto ng spaghetti. Ngayon mga bay, pinatay ko na yung apoy kasi malambot na yung pasta natin. Tsaka ilalagay ko na ngayon to sa strainer mga bay. Tsaka ngayon mga bay, mali ako, maliit yung strainer na kuha ko. Akala ko kasi maliit lang yung pasta na ginawa ko kasi first time ko nga. So ngayon nahihirapan ako ngayon mga bay paano siya ihango dyan sa kaldero. Yan mga bay, binuhos ko na lang mga bay para mapabilis. At yan mga bay, nasa strainer na. At nahugasan ko na rin pala yan mga bay sa tubig para daw hindi siya magdikit-dikit. Saka yung mahugasan yung pasta. Yun yung nakikita ko sa asawa mga bay sa tuwing gumagawa siya ng spaghetti. Yan, yan lang yung kalahati mga bay na ginawa natin pasta ng pinakuluan ganina. Yan, ready na siya mga bay. So ngayon ang gagawin natin mga bay, gagawa naman tayo ng sauce. So salang na yung kawali, pakuluan saka... Di ko alam kasi mga bay, nilagyan ko lang yan ng mantika para panggisa sa sibuyas mga bay. Tsaka nilagyan ko siya ng bawang. Diyan na yung sinasabi ko kanina mga bay na nilagyan ko ng bawang. Kasi nga akala ko may bawang pero di ko alam mga bay kung pwedeng may bawang o hindi. Kasi nga first time natin. So yun lang mga bay, nilagyan ko ng bawang at saka sibuyas. Tapos ginisa ko. Tsaka ko nilagay yung corned beef mga bay. Yan, saka lulutuin lang natin yan ng konti para hindi hilaw yung corned beef natin mga bay. Yan, halo-halo lang mga bay. Tsaka yung medyo luto na yung corned beef mga bay, medyo brown, and dyan ko na nilagay yung hotdog mga bay. Yan. Tapos ngayon mga bay, siyempre halo-halo ulit para maluto lang lahat mga bay. So ngayon mga bay, nilagay ko na yung sauce ng spaghetti. Kasama naman yan mga bay dun sa pasta, kaya hindi na ako nahirapang hanapin yung sauce. Yan. Nilagay ko na lahat yun mga bay, wala akong tinira kasi siguro baka magkulang kung may itira. Yan, tapos sinalo-halo ko lang din ulit mga bay. Ang pinagtataka ko mga bay, gumawa ako ng sauce, pinakulo ko pero parang bulkan to mga bay o pumuputok-putok. Naputukan pa ako yun mga bay kaya wala kasing takip mga bay, so hindi ko nalagyan ng takip kaya ganun. Tapos yun mga bay, nilagyan ko na ng dairy cream kasi yun yung nakita ko sa YouTube na lalagyan ng dairy cream. So sinunod ko lang yun mga bay pero... Okay naman siya mga bay, medyo gumanda yung sauce natin. So titingnan na lang natin kung ano yung lasa mga bay. Tapos hinalo ko na lang ulit, tapos pinaluto mga bay. Yan, pumuputok-putok pa rin mga bay. Tapos kinuskusan ko na ngayon mga bay ng cheese. Kasi parang okay na yung timpla ng sauce natin. So nilagyan ko yung cheese para lumapot at saka mas sumarap pa mga bay. Yan, ngayon mga bay, hinalo ko na kasi tapos na yung sauce. So hinalo ko na dito sa pasta. So sabi ng asawa ko mga bay, dapat daw
dahan-dahan yung paghalo ng pasta. Sa akin kasi mga bay, diniretso ko yung paghalo ng sauce sa lahat ng pasta. Kaya nahirapan akong haluin siya kasi tumatagas dun sa lagayan mga bay. Pero at least sulit naman yung paghihirap at pagsisikap natin mga bay, kasi nagustuhan naman ng asawa ko mga bay. Yan, halos maubos nga yan, di ba? Sa akin yan yung bunso ko mga bay. Yan, nakatingin sa akin kasi nga, nagtaka siya, ba't ako gumawa ng spaghetti? Inasana yung mga bata, pag may spaghetti, may birthday. Wala namang birthday. Napag-isipan ko lang. Tapos nga mga bay, kumuha ako ng konti. Siyempre, papatikim natin yan kung ano ang resulta ng spaghetti natin. Eh, siyempre, first time natin gumawa, so kailangan natin ng judge kung kumusta yung luto natin, kung pasok ba sa panlasa nila yung ano natin, spaghetti. Tapos kinudkulan ko ng konting cheese lang mga bay, kasi hindi ko mahanap yung ibang cheese eh, kaya konti lang. Siyempre, Lola. Yan, tapos pinatikim ko kay Lola yan mga bay. Yan. Anala. Hilaw pa? Sarap? Masarap daw. Tasap la. Ayun na nga mga bay, nasayahan naman ako kasi nagustuhan daw ni Lola yung ginawa nating spaghetti. Pasok naman daw sa panlasa niya at masarap naman at hindi ilaw. Hanggang dito na lang mga bay, salamat sa panonood.